Sa Ifugao, apat na residente ang inatake at pinagtataga ng suspect na si Philip. Hindi niya tuloy na pangalan. Saan ba nang galing? Anong gagawin mo? Iwan! No! Iwan! Pasok! Pasok! Pero hindi pa pala rito matatapos ang kanyang pag-amo. Sa imbestigasyon ng mga polis, lumalabas na dumiretso si Philip sa kalapit na sitio. Mahigit 500 metro ang layo mula sa bahay ng kanyang unang biktima. Dito, natatnan niya ang tatlong babae. Umakyat po dito yung suspect. Tapos dito, nakita niyo po yung tatlong mga babae dito, yung isang senior citizen, isang minor, tsaka isang legal age. So dito po, naghuhugas po sila ng luya dito. Pumasok po yung suspect natin. Doon na po, tinaga na po yung mga babae na naghuhugas ng luya po. Yung isang senior citizen po na 76 years old, may lacerated wound po siya sa likod at sa leeg. Tapos yung isang minor, lacerated siya sa nape area at saka sa palm niya. Tapos yung babae na legal age, nape area po. Matapos nito, dumiretso si Philip sa Barangay Hall. Dito, naabutan naman niya ang mag-inang sina alias Joanne at John John. Tulad ng ginawa niya sa mga naunang biktima. Bigla na lamang ding tinaga ni Philip ang 5 taong gulang na si John John. Yan po, pinagtataga ulit po yung 5 years old. Yun po, tumakbo po yung nanay na isang barangay official na hawak-hawak yung 2 years old. Papunta po sa part ng kusina ng barangay hall. Wherein, nandun din po yung si barangay captain natin. Bakit? So, nung nagsisigawan si Manang Jocelyn, nung pagbukas ko ng pintuan, dito ko sila nakita na hinahabol talaga siya ng itak. Ang kahindik-hindik na tagpo na kuna ng closed circuit television o CCTV ng barangay. Sa video, makikita na hinahabol ng isang lalaki na kinilalang si Philip ang isang babae papasok sa isang kwarto. Nang muling bumukas ang pinto, makikita na tinataga ng suspect ang isa pang lalaki habang pilit na nanalaban. Ano ang sasapitin ng lalaki sa video? At paano mahuhuli ang lalaking nag-amok sa Ifugao?